Tatay Robin pa yung bagong ligo. Dito po, dito na po kami nagpapaligo para hindi na po siya kailangan bumaba. Then, medyo okay na po ang paa ni Tatay Robin. Ayan, at kumakain po siya ng almusal. Mia. Masa, Tay? Okay lang. Mga presko? May abigyan kita ng tugtog ulit dyan. Para masaya ka. No? Ayan. Ulam si Tatay ng adobo, mga ka-therapy. Mahina naman siya sa ulam. So, yan. Meron pa yan doon, Tay, ha? Gusto mo? Tapos, isang piraso nito. Ano naman sa atin sa adobo? Sa babaw lang, eh. Sa babaw, gusto mo? May sa babaw ko yun. Para sa babaw ang ulam mo, no? Ano? Okay ka naman. Kailangan lagi ka may isang piraso nito, ha? Grabe yan, kaya kung dalawa niya, eh. O, bibili pa ulit ako niyan. Ayan. Ayan. Dito po naligo ka therapy si Tatay Ruben. Medyo basang-basa po kami. Para hindi na po siya bumaba doon. So, dito na lang po siya naliligo. Dito rin po nagdudumi. Then, tapo na lang po sa bowl. Ayan po. So, yan. Magandang araw po sa atin, mga ka-therapy. Palagi lang po tayong positibo. At maging masaya po tayo. Ayan. Tatay Ruben, kamusta na po ang pakiramdam niyo ngayon? Okay naman. Mas okay ka ngayon kumpara dati. Dati lagi ka nag-alala kung saan ka kakain, ano. Ngayon, sana ay lumakas ka kaagad, no? Para ma-check natin yung result ng 7 araw mong gamutan, no? Sana. Nais ko tayo na, ano, malaman yung pangalan ng kapatid mo. Ha? Oo, mamaya, no? Oo, para alam naman niya yung nangyayari sa'yo at kung ano yung plano. No? Kahit lang yung kapatid ko, wala cellphone. Wala din siya cellphone? Wala. Ang ano lang niya, yung monkey niya nga nakasira, si Jackie. Ayan, ma'am, special lady, maraming salamat po sa bigay niyo po na damit kay Tatay Ruben. Ayan po, at sa chinelas po na handog ninyo kay Tatay Ruben. At sa pagpapacheck up po sa kanya at sa mga pang-araw-araw po niyang pangangailangan ay maraming salamat po sa habag niyo po, ma'am, special lady. Salamat ka, Tay, kay ma'am, special lady, Tay. Thank you. Okay. Magaling-galing ako. Mm-mm. Thank you, ma'am. Ayan. Gwapo pala si Tatay Ruben, o. Oh. Para kang foreigner, Tay. May lahi kang foreigner. Ha? Sabi sa nga asawa ko dati, ano ko, kapatid ko. Ang buhay pa yung ano ko. Oh, parang foreigner ka, ah. Yun na yung nanay ko, ano, Chinese yung ano niya. May kamag-anak ka pa, no? May mga pamangkin ka? Oo, oh, yun nga. May ano natin sa... Mamaya hanapin natin, ha? Para matawagan ko, no? Mm-hmm. Baka mapuntahan ka niya dito para makita niya yung kalagayan mo, no? Oo. Oh. So, ayan mga ka-therapy, mamaya ilalagyan po natin ng gamot yung paa ulit ni Tatay Ruben. Medyo umimpis na siya kasi nangulubot na siya. Ibig sabihin, nabawasan na yung kanyang pamamaga, no? Ayan. Ayan po mga ka-therapy, tuloy-tuloy lang po natin na pangalagaan si Tatay Ruben habang naririto po siya sa ating puder. So, ito ay nangingitim na. Ito, Tay, ay sign niya ng diabetic. Diabetic ka po. Opo. So, bawal na bawal ka po sa... mga nagpapataas ng sugar na pagkain katulad ng soft drinks, yan, bawal ka dyan. So, ayan, sana ay, ano, pero maano na ha, nag-impis na ang paa mo eh. Nag-impis na, no? Oo, unti-unti lang yan, Tay, gagaling yan. Ayan, mga ka-therapy, medyo umokay-okay na po ang lagay ng paa ni Tatay Ruben. Ayan. So, ayan, naligo si Tatay Ruben dito. Dito lang po, sa upuan na ito, ko siya pinaliguan. Then, ayan, salamat, ma'am, special lady, sa mga tulong niyo po. Kay Tatay Ruben, ikaw po ay napakalawak po ng iyong pagmamahal. Kahit malayo po kami sa inyo, ay sinusuportahan niyo po ang mga kapwa po natin na katulad ni Tatay Ruben. Ayan, mamaya naman konti mga ka-therapy, ay niliguan kasi muna natin si Tatay Ruben. Dahil mamayang konti po ay si Nanay Josie naman po ang dadalhin natin sa doktor. So, suportahan niyo po sana mga ka-therapy ang ating mga videos. Para po pag lumawak po ang ating YouTube channel, ay marami pa po tayo mga ka-therapy na matutulungan po ng mga kapwa po natin
na nasa ganitong kalagayan, walang kamag-anak. Meron man pero hindi alam ang nangyayari po sa kanila. Ayan po, nagkakaroon sila ng sakit na wala na silang source of income. Tapos nandilimos ka doon, tatay, sa Lagro? Ha? Nandilimos ka doon? Hindi, mayroon ako yung kumpari nga nangyari ng lugawan. Oo. Nasabihan niya lang yung mga ano niya, mga kilala niya. Hindi ka nandilimos doon? Hindi. Ngayon doon yung talaga ng sumipika. Eh, maghapon ka lang nakaupo doon, dalangawin yung, nilalangaw yung sugat mo doon. Ngayon doon nga doon isang tao yung si Chisard na nagabigay sa akin 100. Mm-mm. Napakain niya ako sa restaurant. Huh? Pagdating niya, ganito sa oras, tawagin niya kung kain ka. Oo. Noon tayo ako yung kumakain ako. Sabi, anong ulam mo? Oo. Yung maturo ako, mabait na tao. Ang dami kang mababait na taong namimit, ano? Tapos, bibigyan ako 100, tapos magkabay niya sa alis, sa uwi niya ako. Sabi niya, yun. Bahala ka na lang dyan, ha? Mamaya-maya uwi ka na pagka ano. Sabi ko po, yun yung... Isang tao yung ano, nag-susporter sa ang gabi isang daan. Mm-mm. Sa Lagro. Ayan. Ayan, marami pong salamat sa mga tumulong po kay Tatay Ruben nung siya po ay nag-iisa pa. At ngayon din po ay labis po ang aking pasasalamat kay Ma'am Special Lady at sa ating po mga viewers at sa mga patuloy po na tumatangkilik ng ating YouTube channel. Ang ating pong layunin mga ka-therapy ay ang malawakang pagtulong po sa mga kapwa po natin na lalo na sa mga senior po na limitado na po ang kakayahan. Merong karamdaman, walang source of income, sila po talaga ang kawawang-kawawa dahil limitado po ang kanilang kakayahan, hindi po nila kayang maglakad para mag-provide ng kanilang pagkain at wala rin pong source of income. Ayan, Tatay Ruben, sana ay ang 7 araw natin na paggagamot sa'yo, pagkikare sa'yo, sana ay may result tayong makuha, no? Basta pahinga ka lang at pray lang tayo kay God na sana lahat ay maging maayos, no? Ayan. Magaling ako, Lord. Magaling mo ako. Mm-mm. Pag galing mo, tay, ano po ang gagawin mo? Dito lang. Pag magaling ka na, ano ang plano mo sa buhay? Hindi mo pwede magkaano. Maka? Hindi mo pwede magkapasok, kailanganin pa. Hindi ka na pwede magtrabaho? Kaya na. Pero ayaw mo talaga sa home for the age? Ayaw ko. Bakit? Jay, ano kailangan mo, Jay? Pakis, mama. Mag-aral mabuti, ha? Ha? Lagi naman, eh. Lagi naman, eh. 200 daw kinanyang baon. Sabi ko, lagi ka namang 200 kumuha ng baon, eh. Mag-aral mabuti, ha? Ha? Mag-aral mabuti. Ayan, kay 11. Ba't ayaw mo sa home for the age? Ano ang kina... Di ba doon meron doong mga ano, yung mga nag-aalaga sa inyo? Hindi ko makikita yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Ah, bawal. Uwi na ako sa probinsya. Bakit sa probinsya ang gusto mo? Uwi ako sa doon ang mga pamangkin ko, mga kapatid ko. Ilan ba ang kapatid mo? Kala ko ba isa lang? Sa probinsya, meron doon. Dito yan isa lang. Sa probinsya meron kang kapatid? Oo. Saan sa probinsya? Sa Palay. Saan yan? Mindanao? Negros. Negros Occidental? O, magkano ang pamasahe pag pumunta doon? Ano lang siguro, mga ano lang, 500. Pwede na. Oh, malapit lang ba yan, Negros? Dito, magsakay sa bus, magsakay sa plane, 2,000. Hindi pang kalahatang pamasahe pag inuwi ka doon? Punta doon? Oo. Umabot ng 1,000. Pero halimbawa, pwedeng kontakin yung kamag-anak mo doon na sunduin ka dito, pwede? Freddy, ang kapatid ko. Ano pangalan ng kapatid? Freddy, Kanya. Freddy? Kanya. Kanya, yung Kanya mo, C-A-N-N-Y? Oo. Kanya, Freddy. Isi-search ko mamaya, then iti-check ko kung makausap ko siya, kung ano ang ano. Kailan nyo ba siya huling namit? Nakita, yung pamangkin nyo. Matagal na, ano, nang bago ako pumunta dito. Mm-mm. 1980? Pag-graduate ko sa high school. 1980 pa? Hmm. Hindi pa ako pinapanganak noon. Nung huli kayo nagkita. Oo. Eh, hindi mo na alam kung anong kalagayan nila doon sa probinsya ngayon. Yung sinasabi na sa akin yung ano nang kapalit ko sa may tukat.
na maganda ng buhay ng kapatid mo doon, si ano, si Freddy. Uwi ka doon, sabi sa akin. Sabi ko, may pamasayang ko, uwi na ako doon. Nisubukan kong mahanap, no? Si, ang kapatid po ni Tatay Ruben sa probinsya ay si Sir Freddy. Freddy Kanya. Kanya, C-A-N-N-Y. C-A-N-Y, tapos A. Yun yung kapatid mo po sa Negros. Opo. Tapos yung dito po sa Maynila, ano pong pangalan ng kapatid nyo? Magsisa yan, gano'n yan, hindi yung pangalaw sa sabunong, hindi ko pakainin. Ay, ayaw niya sa'yo? Ayaw mo rin sa kanya? Sabi niya, ayaw ko nang mag-alaga sa ano, sabi niya. Kaya pinatayin siguro ng asawa niya, siguro niya lang niya pakain sa isang ano niya. Hindi po ba kayo lumaking magkakasama ng kapatid mo? Hindi. Ay. Pero mga pamangkin ko nga, ano, doon sa probinsya, marami doon sa Bacolod. Oo. So, gusto mo rin na kontakin natin si Freddy? Oo. Mamaya, pag may oras, kasi may ihahatid pa kaming patient ngayon. No, nag-fasting kasi yun eh, hindi pwedeng lumagpas ng 9 dahil baka magutom na siya. Ano tayo, pwede ka nang humiga muna at gamutin natin ang sagot, ang ano mo, no, sugat. Oo. Oh, sige. Adulas, kaya. Nalinis ko naman na yan eh. Ayan. Medyo madulas. Atras lang konti. Okay. Mataas kasi mga ka-therapy ang kama. Kaya hirap si tatay. Mas lagay na lang ako dyan ng timba. No? Lilinisin ko pa yung paa mo. Gagamutin. Ay mga ka-therapy, medyo lumiit. Lumiit ang sugat niya. Ayan, nilinisin natin ulit. Sige tay, ano? Linisin natin yung sugat mo. Pero kakain muna ako ng almusal, no? Ayan mga ka-therapy, ang pangangalaga natin kay Tatay Ruben. Tawag dito. Ayan. Kukontakin po natin ang kapatid niya sa Negros. So baka meron po siyang sa Messenger, sa Facebook, si Sir Freddy Kanya. Ayan, sana po ay kung mapanood sana niya ito ay mag-comment siya dito sa ating comment section para ano kasi sila yung kamag-anak, eh, no? Ayan. So, mas gusto mo sa probinsya kesa sa Home for the Age? Okay. Anong kinakatakot mo sa Home for the Age? Hindi mo na makikita yung mga kamag-anak mo? Mga pinsan, mga pamangkin ko. Okay, ayan. Ayan mga ka-therapy, ayaw daw po ni tatay sa Home for the Age. Ang gusto niya ay bumalik na lang ng probinsya sa Negros. May isa pa raw po siyang kapatid doon na nagkangalang Sir Freddy Kanya. So, ayan po ang update natin kay Tatay Ruben. Sana po ay mabigyan natin ng solusyon. Sino? John Ray Banaag. At si Sir John Ray Banaag. Taga saan siya? Taga doon sa amin, sa Bacolod din. Bacolod? Akala ko Negros. Ang lugar ng Negros. Yung sa Bacolod. Yung isa, si Sir Freddy, sa Negros. Oo. Yung sa Bacolod. Nandiyan mo pamangkin ko. Pamangkin mo? Sino nga ulit yun? Yung si John Ray Banaag. John Ray Banaag. Nandiyan sa mga muna sa Caloocan siya. Pwede ka doon sa amin din yun. Dati siyang nag-aaral sa high school sa bahay na nakatira, ginatulungan ko. Oo. Ano nag-aaral siya, tinutulungan mo siya noon? Hindi siya sa Caloocan ngayon. Yan ba yung anak-anakan mo? Hindi. Ay, hindi pa yan, iba no, pa? Hindi, tulungan ko lang siya noon ng pag-aaral niya. Ah, nagtulong ka ng pag-aaral noon? Sa Caloocan siya, ma'am. Okay, ano sa Caloocan lang? Oo, sa Caloocan lang mo siya. Sa... Alam mo ang address? Oo, malapit lang. Ano ang address niya? Sa sabihan ng school nga lang. School? Caloocan yan? Caloocan. Ano ang yan yung pinag-aral mo? Tulungan ko lang siya. Si John Ray? Oo. Banaag? Sabi niya sa akin nung sabi nung parang tuloy niya sa akin ano na yun, ang kapatid na yun, kasi matagal siya sa bahay din. Sabi niya, nung pag nakabalik ako nung Saudi, pabigyan kita ng pila pa uwi sa akin. Sabi mo, ikaw na lang ano, sa akin makapauwi. Ah, gusto mo talagang umuwi. Gusto niyang tulungan ka sana makauwi. Kaso hindi na kayo nag-contact. Hindi na kayo nagka-contact. Hindi nga lockdown. Ay, ito lang bago. Oo. Nagpunta ako doon sa kanya. Mm-mm. Binigyan ako ng 500. Sabi nung
Wala, kung dito ka sa bahay, dito, tingnan mo naman bahay ito, maliit lang. Tungo lang muna sa mga kalukan, sa mga anong pangarap. Binigyan ako, sabi niya, mabalik lang ako sa ano, pagbalik ko sa ano. Hindi kaya nasa Saudi na siya ulit ngayon? Baka nakalis na. Ah, baka. Yung asawa niya nandiyan niya. Anong pangalan ng asawa niya? Ningning lang, tawag ko Ningning. Okay, sige, tingnan natin, baka may messenger sila na pwede natin makontak, no? Ayan mga ka-therapy, lumalabas na po yung mga pangalan ng kamag-anak ko ni Tatay Ruben. Ayan po. Yun siya, dyan rin. Marami siya mga pangalan, mga numbers mga pamangkin ko. Mm-mm. Ayan. Yung ko yung pamangkin yung mga iturungan ko na punta na sa isaba na ng Koreano. Si Bibi Ilanan. Siya nakaalam na si Junery. Ayan. Ayan, kukontakin natin yan, Tay. Sa ngayon muna, Tay, ay total ay nakainom na po si Tatay Ruben. Nakakain na rin. Iwanan na lang natin siya ng music dito. Linilisin ko lang saglit ang sugat niya. Then, si Nanay Josie naman po ang ating dadalahin po sa doktor. Ayan, para po sa kanyang check-up na yung may fasting mga ka-therapy para ma-check ng maigi yung, para maging accurate yung result po ng kanyang mga test. Ayan po, kasama na po ang kanyang asawa. Sila po ay nag-message na sa akin ng oras ng aming pag-alis. Ayan. So, ayan, Tatay Ruben, sana ay maging maayos ang lahat. Pray lang kay God na ang mga kamag-anak mo ay ma-meet mo, no? Ayan. So, ayan po. Magandang araw po sa ating lahat. Happy Monday po.